I'm going to rate Jared's Tagalog level, it's going to be between... Hi, my name's Jared, and I'm from Canada. If you've seen literally any of my videos before, you'd know that I speak Tagalog. Ay, marunong ka mag-Tagalog! Kainis! But just how well do I speak it? When I talk to Filipinos, they're always really surprised and complimentary. But are they just being nice? In order to find out, I've decided to ask someone who would know better than anyone, a Tagalog teacher. That's where my new friend Divine comes in, also known as Danish Pinay. She's a Tagalog native speaker and certified language teacher. Check out her channel, by the way, link in the description. Divine and I had a conversation completely in Tagalog, and at the end, I asked her to analyze my Tagalog speaking abilities and give me a rating from 1 to 10. This is what she had to say. Kamusta ka na po? Okay naman. Ikaw, kamusta ka na? Okay po lang. Good to meet you po. Good to meet you too. Ang Tagalog niyan is, but it's an old ways of saying, kinagagala kitang makilala. Ah, narinig ko na yun, pero... kahit... Pero old days yun, hindi na yun masyadong ginagamit. So okay lang. Kaya hindi ko alam. Na naiintindihan ko yung salita yun, yung pang-uusap yun. Pero hindi ko ginagamit kasi parang bihira talaga. Bihira, oo, bihira nga. Bihira na siyang gamitin. Hindi na siya ginagamit ngayon. At good to meet you po. Mas madali yun sa akin. Taka Pilipinas ka, pero nakatira ka na sa Denmark? Yes, oo. So gano'n ka na katagal sa Denmark? 15 taon. 15 taon? Ay, matagal na yun. Tsaka sa Pilipinas, taga saan ka sa Pilipinas? Manila. Manila. So, ibig sabihin na purong Tagalog ka po? Purong Tagalog. Pero nakakaintindi ako ng Bisaya. Pag lipat ko dito sa Denmark, hindi ako nakarinig ng Bisaya sa Pilipinas. Pero pagdating ko sa Denmark, maraming mga Bisaya dito. Parang, pero hindi ko siya narinig sa Pilipinas noon. Dito lang sa Denmark. Ibig sabihin na maraming Pilipino sa Denmark? Marami din. Oo, marami. Ah, okay. Hindi ko alam yun. So, maraming Pilipino sa Denmark. Meron din sa ibang bansa sa Europe? Marami din. Sa Norway, sa Sweden. Sa Sweden, di masyado siguro madami. Sa Spain, yan, napakarami. Marami siguro sa Spain kasi mas madali para sa Pilipino ang matuto ng Spanish. Kasi nga, ang Tagalog ay 30% Spanish. At napansin ko rin sa mga video mo sa YouTube, na magaling ka talaga magturo. Professor ka dati, teacher ka dati? Licensed teacher ako sa Pilipinas. Ang mother ko, guro, ang kapatid kong lalaki, Filipino teacher din. Ah. So, pamilya kami ng mga guro. Kailangan pag nag-collaboration ka sa mga Tagalog speakers, pag may natutunan kang bagong words, sulat mo para sa susunod, pwede kong palang gamitin na ganun pala yun or ganun pala yung sabihin para madadagdagan pa yung ano mo, yung kaalaman mo sa Tagalog. Kasalukuyan, tapos sa hinaharap, future, and then nakaraan, present. Okay. Wow, malalim yun. Natatuto din kayo mag-English, pero parang napansin ko rin na may maraming Pilipino nagtuturo ng English. Minsan kasi, meron bawa, ngayon, lalo na ngayon, maraming Koreano na nag-aaral ng English sa Pilipinas. Meron akong pamangkin na nagfo-focus din ako English major din ako noon. Nung yun natapos ko sa Pinas. Yung pamangkin ko, nag-English major din siya. Kahit English major ikaw noon, bakit ang galing mo po rin magturo ng Tagalog? Siguro kasi sa course ko, tinuturo yung paano ba yung pagtuturo ng isang subject. So yun, meron akong parang foundation ba kung paano bang tamang pagtuturo. Nakabili lang ako ng libro, yung mga basic Tagalog teaching. Tapos parang siguro kasi nga may background ako na as a guro, gumagawa ako ng lesson plan. Nagtatagalog course din ako dito sa Denmark, pero bihira kasi sobrang busy ako. Pero noon nagtagalog course ako mga twice. Tapos nagta-translator din ako since 2012, Tagalog to Danish or Danish Tagalog. So anong salita na ginagamit mo ng mas madalas? Danish. Danish at English. Bihira akong magtagalog. Yung narinig ko sa Scandinavia, sa Sweden, sa Denmark, sa Norway, na ang galing talaga nilang mag-English at may maraming foreigner na nakatira doon pero hindi sila marunong magsalita ng lingwahe nila. Sa palagay mo po, kailangan mo bang matutong mag-Danish para tumira sa Denmark? Mas maganda. At least
nung bago ko dito, 15 taong noon, eh, mas mahirap. Pero ngayon medyo sa palagay ko mas madali na kasi dumadami yung mga international companies. Talagang noon, talagang pag hindi ka marunong magsalita ng Danish, hindi ka makakapagtrabaho na maayos. Bakit gusto mo pang lumipat sa Denmark? Kasi nakapag-asawa ko noon ng Danish. Nakilala ko yung asawa ko sa Pilipinas noon, lumipat kami dito sa Denmark. Ah, okay. So nagbakasyon lang siya sa Pilipinas o ano pong ginagawa niya noon? Nagbakasyon siya sa Pilipinas. May kaibigan siya mga Pinay. Tapos yung kaibigan kong Pinay, kaibigan niya rin. Sabi ko, ayoko. Noong una, ayoko talaga ng ibang lahi. Mas gusto ko talaga Pilipino noon. Kasi noon, syempre, hindi ko naman alam kung ano ang kultura ng ibang lahi. Hindi kagaya ng pag-Pilipino, alam ko na ang ugali ng mga lalaking Pilipino. Pag ibang lahi, parang hindi ako sigurado paano ba sila sa relasyon, paano sila makisalamuha sa tao, ganun. Kaiba talaga, maraming pagkakaiba. Diba? Oo, maraming pagkakaiba. Pero nung nakilala ko siya siguro kasi nga ibang itsura, alam mo na, mga Pinay mahilig sa sa maputi. Noon lumipat kayo sa Denmark. Mahirap ba 'yon sa iyo? Una pa lang lumipat kami ng December, winter time. Snow, makapalang snow. Ako galing sa napakainit. Sabi nga niya sa akin noon, pakiramdam mo yung freezer. Parang ganyan sa Denmark. Minsan mas malamig pa. Minsan mas malamig pa, minus pa. Sabi niyang ganon. So, yun, nagkasakit ako 2 weeks pagpunta ko sa Denmark. Kasi nga yung parang katawan ko, parang na-shock. Sa tingin ko, hindi pa ako nakapunta sa Denmark, hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas. Pero andito na ako sa Colombia at taga-Canada ako. Ah, Colombia! So, alam ko yung pakakaiba, yung parang mahirap, lalo na sa simula. Colombian yung jowa ko. Kaya pumunta ako dito. So, alam ko na naiintindihan ko yung sinasabi mo na parang mahirap minsan. Kasi dito sa Colombia tapos sa Canada, parang ang layo talaga. Kaiba talaga. Yung kultura, yung pagkain, yung lingwahe, yung tao. Parang nagsasanay din ako dito. Parang hindi pa ako sanay. Hindi pa. Ganyan talaga. Mga ilang taon bago ka mas talagang masasanay. Yung asawa mo, marunong ba siyang mag-Tagalog? Hindi siya marunong. Tinuruan ko siya, nag-attend siya ng Tagalog courses ko, pero sabi niya hindi siya magaling sa lingwahe. Kasi may mga tao na madaling matuto ng ibang lingwahe. May ibang tao naman na hindi masyado. Bihira ang mga ibang lahi na natutong mag-Tagalog. Oo. Na-i-effort para matuto ng Tagalog. Bihira yun. Kasi sa mga ibang salita na kaya ko, Spanish tsaka German, hindi naman sila nagugulat sa akin pag kaya ko yung salita nila. Parang okay lang, marunong ka mag-German, ako din. Marunong ka mag-Spanish, ako din. Hindi naman big deal yun, di ba? Pero sa mga Pilipino, nagugulat talaga sila sa akin. Parang, ay naku, paano ka natuto? Nakapunta ka na sa Pilipinas? Ganun. Tama. Pag narinig ng Pilipino isang ibang lahi nagtagalog, talagang yung ngiti sobra kasi parang natutuwa nga ako sa mga video mo na panood ko kasi nga syempre 'di ba pagka hindi ka magsasalita hindi nila isipin marunong ka magtagalog. Hindi. Sa Canada maraming Pilipino talaga kaya marami akong pakakataon makipag-usap sa Pilipino at ayoko naman maging OP sa mga tropa ko. Pag marunong sila mag-Tagalog, gusto ko rin mag-Tagalog. Gusto kong maintindihan yung sinasabi nila at ganun. Alam mo, merong joke sa Pilipinas. Pagka ang ibang lahi marunong mag-Tagalog, sinasabi namin, hindi yan mabibenta. Tama. Kasi ibig sabihin, naiintindihan niya yung sinasabi natin o nakaintindi siya. So hindi tayo pwedeng magsabi ng masama. tungkol sa kanya kasi maiintindihan niya. Tapos napansin ko rin kasi sa Canada may maraming couples na parang isang Pilipino, isang Canadian. At pag sumasama sila sa parties, mga Filipino party, yung Canadian hindi nila parang naiintindihan yung mga biro. Hindi nila nagigets yung nangyayari. Parang tahimik lang sila. At hindi naman yun masaya sa kanila. Hindi. At ayoko naman maging ganun. Mas gusto kong kausapin yung kasama ko. Gusto kong maintindihan yung nangyayari. Gusto kong malaman kung anong katawa. Bakit kayo ano tumatawa? Gusto kong malaman. At parang chismoso ako.
Okay lang yun, tama yun, kasi para matuto ka. Pag marunong ka ng Tagalog, matututunan mo rin yung kultura, yung joke, lahat, di ba? Sabay. Pagkain, natutunan mo rin ba kumain? Nakakain ka ba ng... Nakakain ka rin ng Pinoy food, no? Meron, mga sinigang, adobo, lumpia, kare-kare, kanon. Mm. Ayun, parte yun ng kultura ng Pilipino, di ba? Malaking parte, malaking parte. Pero yung, parang yung purpose ng video ko ngayon, parang nagugulat talaga yung Pilipino sa akin pag nagtatagalog ako. Kahit konti lang yung sinasabi ko, parang sinasabi nila sa akin, ay, ang galing-galing mo. Kahit kamusta lang yung sabi ko, ay, ang galing-galing kasi mo. Kasi maganda rin kasi yung pag-bigkas. Pag-pronounce mo ng Tagalog na madaling maintindihan. Okay lang yata yung pag-bigkas ko sa Tagalog, sinusubukan ko lang. Pero nakakamali pa rin ako at alam ko yun. Pero okay lang. Mabait talaga yung mga Pilipino at ayaw nilang sabihin yun sa akin na nakakamali ako, di ba? Kaya gusto kitang kausapan kasi alam ko na teacher ikaw ng Tagalog. Gusto kong malaman yung palagay mo sa Tagalog ko. He can converse in Tagalog. He understood Tagalog, and he can express himself in Tagalog. There's maybe slight grammar that needs improvement, but otherwise, I think his Tagalog is really good because he's self-taught. You know, he learned it by himself. He didn't go in any formal course to learn it, so I think he really did a good job. If I'm going to rate Jared's Tagalog level, his fluency in Tagalog, it's going to be between above 8, it's like 8.5. And as I've advised you, try to watch some Tagalog news and maybe Tagalog teachers.